Hello mga duders! Welcome back sa aking channel and welcome me again sa isa na namang vlog tungkol sa isa Sari-Sari store kasi medyo iba na yung background ko, di ba? Oo, thank you kay Ate Rhea Nikin sa pag-suggest. Tour ako sa aking tindahan kasi napansin niya dun sa last vlog ko sa unboxing na iba na yung lugar ko. So, nga naman, kailangan mapakita ko din naman sa inyo kung kamusta naman ako at kamusta naman ang aking tindahan. Buhay pa naman dahil sa pandemic, kaya po tayo nag-iba ng lugar. Isa tayo sa mga naapektuhan ng pandemic. So, paano ako naapektuhan? Okay. Dahil sa pera ko, kung sa mga nanonood sa akin dati, alam nyo namang nasa pera ko, nawala ng biyahe ang mga barko. Parang ilang buwan bago ulit nagkabiyahe. Tapos, paminsan lang, tapos hindi naman bumababa yung mga pasahero, so wala naman akong pwedeng maging customer na galing sa barko. Maliban lang dun sa mga trabahante nila, okay? Tapos, dahil din sa pandemic, maraming mga tao, ang alam naman natin na wala ng trabaho, na wala ng extra income, kasi syempre yung iba din tao, medyo naghigpit ng sinturon, hindi masyadong bumibili. Ang ginawa naman ng iba, tayo din sila ng mga sarili ng tindahan. So, halos hindi na gumagalaw ang groceries ko nung mga last month nung nakaraan taon, 2020. Kaya nag-decide ako bago matapos ang taon na kailangan ko ng lumipat. Hanap ng lugar kung saan mas mura yung rent. Kasi medyo a little pricey doon sa dati. Kasi nga peer yun. So, awa ng Diyos, nakahanap naman tayo. Malapit lang din dito sa bayan. Parang isang barangay ang nalipatan ko. So, barangay siya. Kumbaga, tinatawag na yung barrio. Wala na ako dun sa poblasyon. Wala na ako dun sa sentro. Pero, ang maganda naman dito, ito yung mga pinagkaiba dito sa mga sa nalipatan ko. Una, highway na ako. Pangalawa, mas malaki to. Hindi lang siya ganun kakonkreto. Pero, ayos na ayos lang sa akin. Nagkaroon ako ng mas malaking space para mapanindigan ko na yung maluto-luto ko. Mamaya makikita nyo na meron akong parang mini kitchen ko na nandito mismo sa loob ng tindahan ko. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Pang-apat, dahil mas malaki yung space, mas nailagay ko ng mas maayos yung mga paninda ko. Dati, mayroon pa akong mga dry goods na hindi ko masyado ma-display ng maayos kasi nga medyo sikip na talaga doon. Okay, tara na. Ituturo ko na kayo. Magsimula tayo dun sa harap. So, ngayon nakatayo po ako sa kalsada. So, ito yung makikita nyo sa harapan ng aking tindahan. Ayun yung ating service. At ito, meron akong mga nilalagay sa harap para makita agad nila kung ano yung ibang paninda na nasa loob. Ito yung bintanang ito. Ito yung pang-groceries ko sa Sari-Sari store. Meron tayong mga gulay pa din. And then, the normal, you know, items sa isang grocery store. At ito naman yung aking parang canteen. Andito pa rin yung ating mga gummy candies. Meron tayong scramble, prutas, ang ating mga balloons. Okay, the menu board. At meron tayong refilling ng dishwashing liquid. O, diba? Nice business din yan. Okay, meron akong nakalagay kung ano yung mga nasa loob. So, pagpasok mo, ito unang makikita. Mga chinelas, pre-loved items, meron din tayo. Mga RTWs, meron pa rin tayo. Ewan ko kung napakita ko to dati or hindi pa. So, ganyan. Nasa loob, ito yung sa mga dry goods ko. Ito yung mga baking items ko area. And then, dito tayo dadaan, papunta sa grocery store. Doon yung bintana na pinakita ko kanina. Wala naman masyado nagbago sa groceries dahil yun at yun lang rin naman ang kailangan ng mga tao. So, ayan. Tapos, dito naman ang aking mga ref, magkakatabi na sila kasi may maganda na yung area. Pwede ko na silang pagtabi-tabihin. At meron na tayong bagong business. Nagpiprint na rin ako. Ayan yung laptop. Ito ang pinakabahay namin. Kadikit lang naman ng tindahan. At ito yung cooking area ko kasi nagpa-order ako ng mga fries, burgers. So, yun mga duders, a quick tour sa aking bagong tindahan. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa aking bagong tindahan, kung ano yung mga nagawa ko nitong nakaraang taon ng pandemic, ay comment down lang para magawan ulit natin ng bagong vlog. Okay, so kaya natin to guys. God bless us all. And thank you sa lahat ng mga subscriber na hindi umaalis sa channel ko kahit hindi ako updated.
Okay, sorry kasi nawala ako sa momentum. So hindi ako nakakapag-vlog. So sana maging tuloy-tuloy na after nito. Thank you.